iba mga balita, lilima lang sa 57 party list representative ang hindi milyonaryo. Base po yan sa kanilang 2012 sell-in o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Mahigit kalahati sa kanila mga negosyante o di kaya'y abogado. Punatuloy ng ilang grupo, tila hindi na raw nagiging alternatibong boses sa Kongreso ang mga party list group. May report si Ruth Cabal. Nitong 15th Congress, lumabas na 52 sa 57 na party list representatives mga milyonaryo. Ayon niyan sa isinumite nilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN para sa taong 2012. Ang may pinakamalaking idineklarang net worth sa kanila, ang kinatawan ng Association of Laborers and Employees, si dating Sasmuan Pampanga Mayor Catalina Bagasina, na may net worth na halos 114 million pesos. Ang may pinakamababang net worth naman sa mga party list representatives, si Anakpawis Representative Rafael Mariano na may mahigit 92,000 pesos. Sa isa namang research ng GMA News Online, lumabas din na mahigit kalahati sa mga party list representatives noong 15th Congress, mga negosyante at abogado. Iilan lang ang galing sa mga sektor na nakalista sa party list system law. Ang ilang election watchdog pinulaan na agad ang nominees ng mga party list na papasok ngayong 16th Congress. Sabi ng kontradaya, sa 38 na party list groups na naiproklama na ng COMELEC, mahigit kalahati umano ang nominees na kung di mga dating politiko at opisyal ng gobyerno, mga kaanak naman ng mga dati at incumbent na mga opisyal. Yung alternative voice na hinahanap natin sa Kongreso ay wala na. Kailangan i-review nitong bagong Congress kung paano ba ang tingin nila sa party list system. However, ang caveat dyan ay paano nila titingnan or babaguhin yung party list system e pumapabor nga ito dun sa mga nakaupo ngayon na mga sila-sila mga kamag-anak nila. Main purpose of the party list. Oh, kung pag-usapan natin yung social justice objective, malaki ang problema. Mm-hmm. Oh, you already have the power, so you are not really marginalized politically. Mm-hmm. Tapos kung mayaman ka, you're not also marginalized economically. Dati nang sinabi sa desisyon ng Korte Suprema na hindi kailangang maging kinatawan ng isang marginalized o underrepresented na sektor ang isang pambansa o panrehiyong partido o organisasyon. Ruth Cabal, GMA News.